kamusta na kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kung nasaan ka man ngayon, bes, ingatan mo po ang iyong sarili. Magandang araw sa iyo, bes. Kung bago ka sa aking channel, welcome na welcome ka dito at maraming salamat sa iyo, bes, kung pinapanood mo ang aking channel. By the way, ako nga pala si Mads Pila, is a small YouTuber. Gets mo, gets ko, gets natin. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog po, makikita mo dyan sa labas ng aking video, makikita mo na agad dyan ang title. Nakalagay po dyan is, bakit nababawasan ang iyong subscriber? So, isa ka sa best, isa ka ba dun sa mga nababawasan ng mga subscriber ng paulit-ulit? Palagi na lang nababawas ang iyong subscribers. So, tatanakain po natin yan sa aking vlogs today. So, simulan na natin kung ano yung mga dahilan kung bakit tayo nababawasan ng subscriber. So, meron akong bibigay na limang dahilan, reason kung bakit nababawasan ng aking subscriber. So, isa ako ng mga nababawasan ng aking subscriber. Pero bago ko simulan po yan, makikita mo yan dyan sa aking YouTube channel na meron akong 1,000 subscriber. So, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga family, friends, relative, mga kapwa YouTuber ko na pumapasyal sa aking YouTube channel. Maraming salamat po na yan ako 1,000 subscriber. So, bago ko po na-reach yung 1,000 subscriber na yan, na-reach ko na po siya last September 15, 2020, naka-receive ako ng email kay YouTube. So, sabi niya dyan, congratulations, Mads Pila, and so ganyan-ganyan, achieving your milestone. So, sobrang saya ko naman ganun, September 15, 2020 yon. So, na-reach ko ngayon 1,000 subscriber, pero kinabukasan naman nun, pagising ko sa umaga, yung 1,000 subscriber ko is nawala. So, nag-down siya from 995. So, isa talaga ako dun sa na-shock. Nagulat. No, syempre, nalungkot. Diba, isa na yun. Parang minsan nga nakaka-frustrated, diba? Kasi yung parang, wow! Na-reach mo na yung 1,000 subscriber mo, tapos bigla na lang nawawala, eh, diba? So, ang tanong ko noon sa sarili ko, ayaw ba nila sa akin? Bakit sila nag-unsub? So, lahat siguro ng ano, pumasok dun sa isip ko. Tapos, andun din yung time na parang, ay, nakakawalang gana, ganyan. So, isa yun sa mga naging reason ko. Kaya parang, tumamblay talaga ako sa pag-upload ng video na yon. So, parang sabi ko, parang ang hirap. Sabagay, naisip ko naman, wala naman kasing madali, eh, diba? Kahit naman nagtatrabaho ka, eh, diba? Kailangan mo magpagod. So, nung mga time na yon, parang nagkaroon kami ng mga sharing tips, mga family and friends, tapos yung mga kilala kong mga YouTuber din na mga ka-office mate ko. So, yun, normal nga daw na nababawasan yung subscriber natin, nadadagdag, babawas, dagdag, bawas, dagdag, bawas. So, unti-unti rin ako naka-discover noon, ni-research ko, pinag-aralan ko. So, na-realize ko talaga na normally talaga palang nababawas yung mga subscriber natin. So, ang swerte ko kapag meron nagsusubscribe sa akin ng 8. Wow! At ang sekreto po doon, alam niyo po ba kung ano? Yung maging consistent ka sa pag-upload ng video. Normally kasi, nung bago lang ako, nung lockdown, kasi pag ko mag-upload ng video, kahit ano lang, natutuwa kasi ako eh, di ba? So, may nagsusubscribe na sa akin noon. So, masayang-masaya na ako nung time na yon kasi nakita ko na, wow! May nagsusubscribe, eh, diba? Yung hindi mo na kailangan pa na mag-ask sa mga friends mo, yung mga kapwa YouTuber mo pupunta sa channel mo, tapos parang mag-sub sa'yo. So, nakakatuwa din, eh, diba? So, hanggang sa yon pinagpatuloy ko yung pag-upload ko ng video na yan. Tapos, meron nga nagsusubscribe na sa'yo. Swerte ko kung meron akong ma-reach na 8 nang hindi sila nakikipagpalitan na parang magko-comment sa akin na, sis, nasub na kita! Sub mo naman ako! Ganun, eh, diba? So, ay, yung mga time na yon parang tuwa na din ako, unti-unti bumalik. Kasi talagang nawalan ako ng gana nung dumating yung September 15. Tapos kinabukasan, nawala yung subscriber ko. So, lahat ng frustration, syempre na... kalungkot. Yung tipong, kunti na nga lang yung subscriber mo, mababawasan pa. Diba? So, naging positive pa rin ako after nun, na mabawasan ako ng subscriber na yon. So, ibibigay ko po sa inyo yung 5 reason kung bakit sila nag-unsub sa inyo. So, disclaimer po ang aking video, hindi tumatalakay kahit kanino. Ito po yung magbibay sa aking experience at aking opinion lang. So, simulan ko po sa inyo kung ano yung mga reason kung bakit sila nag-unsub sa akin. So, by the way po, bago ko po sabihin sa inyo yung limang reason kung bakit sila nag-unsub,
Ulitin ko, gusto ko pong magpasalamat sa lahat na nag-subscribe sa akin dahil meron akong 1,000 subscriber at nakita ko lang sa YT Studio ko na parang na-unlock na yung community. So, meron akong community po dyan na pwede na ako mag-post ng pictures o mga video. So, ibig sabihin po nun, hindi na ako mababawasan ng subscriber. So, maraming maraming salamat po mga kaupa ko, YouTuber, family, friends, relatives at lahat sa aking mga FB friends. So, naka-receive na ako ng ganyan na congratulations pa simula pa nung September 15, 2020 nga at nung mga pamangkin kapatid ko na ganyan na tita, ate, na-reach mo na yung 1,000 subscriber, congrats, pakain ka naman. So, sabi ko nga sa kanila, na-reach ko naman na yung 1,000 subscribers. So, bago tayo mag-celebrate, i-check ko lang muna kung hindi na ako mababawasan na subscriber. So, nakita ko nga lang kanina, ngayon lang, ngayong araw na ito, nag-unlock yung community ko doon. So, ibig sabihin, na-reach ko na yung 1,000 subscriber, diba? Ang saya, saya, saya. So, maraming maraming salamat po. At sa mga, alam ko, alam naman po ito ng ibang mga YouTuber, diba? Sa mga bagong YouTuber po, ang community po is kailangan nating ma-reach yung 1,000 subscribers. So, mag-unlock po siya dyan. So, nakita ko na yan kanina sa aking channel, meron akong community. So, ito po yan, ito po. Ayan po. Diba? So, ayan po. So, maraming salamat po. So, ito na yung mga reason kung bakit sa opinion ko lang po ito kung bakit sila nag-unsub sa akin. So, una po, kung bakit sila nag-unsub sa akin is ito yung mga as a YouTuber naman na aminin ko na hindi lahat ng tao is gusto ako, diba? So, pinasok ko itong mundo ng YouTuber na ito. Expect ko na lahat ng mga negative or something na hindi ka nila gusto, 'di ba? O hindi nila gusto yung pagmumukha ko, charot, 'di ba? So hindi nila gusto yung pananalita ko, hindi nila gusto yung the way ako mag pa-cute dito, 'di ba? So tayo kasi meron tayong reason kung bakit tayo nag-YouTube, 'di ba? So yun yung mga nakikita kong dahilan kung bakit sila nag-unsub sa akin, 'di ba? Yung minsan i-subscribe ka tapos bukas i-unsub ka din. So may mga ganun. So minsan ay nahihiyaan ko na lang din kasi sa mundo ng YouTuber naman talaga natin maiwasan ng mga rejection, 'di ba? Yung mga negative people. Tapos minsan yung mga post natin hindi napapansin kasi wala naman talagang kakwenta-kwenta. Pinupost natin content. So yun yung mga nakikita kong reason kung bakit nila ako na-unsub. Yung tipong hindi kanila gusto. So, amin naman natin yun, di ba? Hindi naman lahat talaga ng tao gusto natin. At hindi naman lahat may pi-please natin, di ba? Meron kung tutusin naman, di ba? Meron tayong ayaw na kaibigan, kamag-anak, etc., di ba? So, hindi lahat may pi-please. So, hayaan na lang natin yung gano'n, di ba? Ang importante, wala kang ginagawang masama. So, wala kang tinatapakan kahit kanino. Yung gusto mo lang maging masaya. So, di ba? Yun yung mga nakikita kong dahilan. So, pangalawa po, so nabanggit ko na nga po yung likes, 'di ba? Yung hindi ka gusto ng isang tao kung bakit ayaw kanilang subscribe. So, pangalawa po, ito po yung about sa akin channel. Yung channel ko po ba pag sila nag-subscribe sa akin, meron ba silang mapapala? Informative ba yung channel ko, 'di ba? So, ano ba yung content ng channel ko? By the way po, yung channel ko is more on daily vlogs lang po. So, ito po yung mga content na ginagawa ko araw-araw lang, 'di ba? Meron tayong dalawang bagay na ginagawa natin kung bakit tayo nagba-vlog. Una po is gusto nating magpasaya sa ating mga audience. Pangalawa po, gusto nating maging masaya. So, dito po ako sa number 2. Kasi wala naman akong talent ng kahit na ano. At hindi naman din ako kapansin-pansin. Hindi naman din ako kaganda. So, dito po ako sa number 2. So, gusto ko lang po maging masaya. At kung mapapanood nyo po yung aking video, ito yung video ko. Bakit ako nagbablog? So, nandun po yung dahilan kung bakit ako nagbablog. So, yun po yung dalawa. Dalawa na po yun. Yung una nga po is yung gusto ka ba ng isang tao. Pangalawa po is ano ba yung makukuha nila sa channel mo, 'di ba? Kung informative ba? So pangatlo po, ito po yung tinatawag natin na mga budol subscriber. Sorry for the word po, pero yung budol subscriber is real talk lang po. Totoo kasi ito eh. Ito po yung mundo ng nag-aastayan ng paywar o yung mga tinatawag natin na nasab ka na o nasab na kita, bes. Sab mo na din naman ako, 'di ba? Ayan din po yung mababasa nyo sa mga comment section na minsan di ba nag-word tayo ng sis,
pasukli na lang po, ganyan, di ba? Sana po mag-comment tayo ng naaayon sa video kasi para-paraho lang naman din po tayong kapwa, mga YouTuber na bago lang. So, gusto din po talaga natin panoorin yung video natin. So, yun po yung mga tinatawag natin mga budol subscriber. Sinasabi nila subscribe ka pero hindi naman sila nagsasubscribe sa'yo o yung subscribe back, di ba? Ito yung mga sub to sub. So, yun po yung mga budol subscriber na sasabihin sa'yo na nasab na kita, di ba? Mga ganun. So, pang-apat naman po, ito po yung mga fake account. Ito yung mga fake account, mga dummy account na automatically dinidelete na po yan ni YouTube channel. Ay, ni YouTube channel, YouTube po. So, ayan po yung mga nagko-comment ng mga kung ano-ano lang na hindi naman talaga pinapanood yung mga video natin, di ba? So, basta makakomment lang. Yung makita lang nila yung thumbnail, eh, di ba? Ano yung mga title dyan? Ay, ang ganda mo, sis. Ang ganda ng bata. Ang cute mo, di ba? Pero hindi naman talaga nanood ng video mo, di ba? So, minsan naman talaga amin natin kasi minsan ang pag mahaba yung video, nakakatamad panoorin, eh, di ba? Tapos hindi mo pa kilala. So, di ba? So, kailangan nga natin makapag-establish o makapag-upload ng video na good quality para panoorin tayo ng mga audience, di ba? So, isa yun sa mga nakikita ko na rason na sa akin yung experience, pero ang dami nagko-comment ng base lang doon sa thumbnail at sa description, pero hindi naman talaga sila nanood ng aking video, di ba? So, yun po yung mga nakikita ko na automatically, dinidelete po kayo ni YouTube. Hindi po kayo kina-count ni YouTube sa akin, pero nanatili po kayo naka-subscriber. So, yun po yung mga nakikita ko. Panglima, so, ito na po yung mga sub to sub. So, normally po, nung pinasa ko to ng mga, pinasa ko tong sub to sub, meron tayong tinatawag sa mga friends natin na mga, pwede tayong mag-ask ng pre, subscribe sa mga kaibigan, sa mga FB, sa mga kakilala, diba? Meron din tayong tinatawag na sub to sub. Ito yung sasali tayo sa isang program na makikipagpalitan tayo. Pero normally, is normally normal talaga sa atin yun kasi lalo na bago lang tayo. Pero yun po ay hindi ina-allow ni YouTube. So, pwede tayong madelete yung channel natin. So, pwedeng mawala lahat ng pinaghirapan natin. So, kapag nag-subscribe ka ngayon, so yun yung mga nakita ko dati na nawawala sila agad. So, yung ganun is hindi ko na rin siya pinipili kasi mas gusto ko na lang din mag-upload na lang ng video kung sino man yung may gusto, manood, kung ayaw, wala. Kasi hindi naman tayo mapipilit yung ibang tao na i-subscribe ka, gustuin ka nila, panoorin ka nila, eh, diba? So, yun lang po yung mga nakita kong reason, yung mga lima na yun na nabanggit ko, na yun ay aking opinion lang naman. So, yun yung mga nakita kong dahilan kung bakit sila nag-unsub sa akin. Pero, based on sa discover ko na yun, o pagre-research ko, YouTube po ay meron siyang algorithm. So, ibig sabihin po noon, lahat po na didetect ni YouTube yung mga ginagawa natin, activities natin, nakasave sa kanya yon. So, pa-detect niya rin tayo. So, ako, mas ginusto ko na lang din po mag-upload ng video, maging consistent na lang din. Kasi isa naman din po sa mga sekreto ng YouTuber, kapag subscribe ka nila, maging consistent ka sa pag-upload mo ng video. So, isa yon kung bakit dadami din ang iyong subscriber. Meron din akong friends or relatives na nagtatanong sa akin na nauna pa siyang mag-video before, ay na mag-vlog. Tapos nawala siya, siguro mga ilang months. Tapos nagulat siya, isang buwan pa lang meron na akong, or lumipas ang, meron na akong 1,000 subscribers. So nagtatanong din siya sa akin, ano ba ginawa ko, ganyan. So, sabi ko wala naman, naging consistent lang ako sa pag-upload ng video. Tapos yun nga, kailangan mo din ng promote. I-promote mo sa FB, sa Instagram, o kung saan mo gustong i-promote. Para makilala ang inyong YouTube channel. So, yun yung mga nakita kong mga dahilan para mapabilis ang inyong subscriber. Pangalawa nga po doon, kung gusto mo talagang panoorin ka, maganda ka dapat yung video gagawin mo, maging informative, ganyan, na makakatulong sa mga viewers natin para mas madali kang mag-boost ang inyong video. So, yun yung mga nakita kong ng mga dahilan na pwedeng umangat ang iyong subscriber at ang iyong video. So, yun lang, best. And then, yun lang yung video mga nasabi ko ngayon kung bakit nababawasan ng subscriber. So, by the way, ulit-ulitin ko lang po. Maraming salamat po sa nagsusubscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa mga pupunta po sa aking YouTube channel, huwag po kayong mahiya. Welcome na welcome po kayo dito. At kung magko-comment po kayo, sana po doon sinaayon sa ating video. At asahan nyo rin po ang aking pagpasyal sa inyong YouTube channel. Huwag na po tayong gumamit ng mga balikan o mga hug to hug kasi nadidetect po yan ng YouTube channel. YouTube channel, YouTube post. So, para hindi din po makaka-affect sa ating
channel natin. So, hanggang doon na lang ulit, guys. Maraming salamat. See you on my next video. Bye!